ang buhay ng isang artista ay hindi naaabala ng kahit anumang pangyayari. Kahit paman isang ambush kung saan naratrat ng bala ang iyong sasakyan. Sa wikang Ingles, the show must go on. Ito ang ipinihiwatig ni Ms. Kim Chu sa kanyang Instagram account noong Sabado bilang sagot sa isang netizen na nagpuna na bakit daw patuloy pa rin ang kanyang pagiging aktibo sa social media pagkatapos ng ambush. Nagpost kasi si Ms. Kim Chu sa kanyang Instagram account ng trailer ng teleserye niyang Love Thy Woman. Pinuna ito ni @flytooth3. Sa Instagram comment section ni Ms. Kim Chu na if I'm ambushed, I'll be inactive for a while. Araw ng Martes na po tayo ngayon, March 17, 2020. Bukas magsusukat ang pangalawang linggo mula na nangyari ang fake ambush sa sasakyan ni Ms. Kim Chu dyan sa corner ng Katipunan Avenue at C.P. Garcia Avenue malapit sa UP Town Center noong March 4, 2020. At pagkatapos ng dalawang linggo, nakaharap pa rin sa blank wall ang ating mga kapulisan sa Quezon City Police District. Wala pa kahit isang clue kung bakit nangyari ito at kung sino ang nasa likod nito. Sa kabila ng maraming tanong tungkol sa kwento nila na ambush, hindi pa nagpapalabas ang mga kapulisan ng video na nagpapakita ng actual ambush kahit na napakarami ang mga CCTV cameras sa lugar. Isa na dito ay ang mga CCTV cameras ng Metro Manila Development Council, lalo na at intersection ito, napaka-busy na lugar. Patuloy nilang pinipilit na mistaken identity ang nangyari. Iba raw ang target ng mga gunmen. Isa itong anggulo na mismo si Ms. Kim Chu ang tumutulak. Hindi daw siya ang target. Kaya daw hindi siya takot. Dahil sa community quarantine na ipinapatupad ngayon sa buong Metro Manila, busy na ang ating mga kapulisan sa pagpatupad ng mga utos ng ating pamahalaan. So mukhang mahuhulog na lang ito sa tinatawag na limot na sasaksihan natin ang paglibing ng katotohanan. Isang cover up. Hindi daw siya takot. I'm not scared. Yan ang sagot ni Ms. Kim Chu sa pagpuna ng isang netizen sa kanyang Instagram account tungkol sa kanyang patuloy na pagiging aktibo sa social media pagkatapos ng nangyaring ambush sa kanya noong March 4, 2020. Kaya sabi niya, walang dahilan upang tigilan niya ang kanyang pagpo-post sa kanyang Instagram account tungkol sa mga activities niya bilang isang artista. Palagay ko, si Wonder Woman itong si Ms. Kim Chu. It's nothing extraordinary for her. Isang karaniwang karanasan lang para sa isang artista. Pero nakakapagtaka. Bakit sinagot ni Ms. Kim Chu itong isang comment tungkol sa kanyang social media activities habang walang imik siya tungkol sa mas malaking issue na sinabi ko na peke yung ambush sa kanyang sasakyan? May duda nga ako. Baka planted lang ang comment na ito. Pakulo lang nila upang malihis ang issue tungkol sa fake ambush.
Hindi naman kasi pinapalabas sa comment na isa itong fake ambush. Ang issue lang ay kung bakit walang ipinapakitang pagkataranta si Ms. Kim Chu pagkatapos ng nangyari at patuloy pa rin siya na aktibo sa social media. Ginamit ito ng mga kaalyado ni Ms. Kim Chu upang ipalabas na sinagot na daw niya ang issue tungkol sa peke na ambush. Hindi naman totoo yan. Ang sinabi lang talaga ni Ms. Kim Chu ay hindi daw para sa kanya ang bala. Ibang tao daw ang tunay na target. Isang bala lang ang binanggit niya. Pero, 8, di ba? Talagang pinipilit ni Ms. Kim Chu na isang kaso ng mistaken identity ang nangyari. Tanggap na ba ang kwento na ito ng mga pulis? Bakit hanggang ngayon, hindi pa napasailalim si Ms. Kim Chu sa isang investigasyon? Ganon din ang kanyang personal assistant. Hindi pa yan nakakausap ng mga kapulisan. Sila ay vital witnesses sa krimen. Siya man ang target o mistaken identity, kailangan pa rin siyang humarap sa isang investigador. Magdadalawang linggo na bukas mula na nangyari ang insidente. That's now the biggest question. Bakit hindi siya ipinapatawag ng ating mga kapulisan? Exempted ba sa investigasyon kapag isang celebrity? Mabigat po ito na tanong para sa ating QCPD. At bakit hindi pa nagpapalabas ng forensic investigation results ang QCPD? Ito ay magpapakita kung saan pumasok ang bala, kung pumasok man, at kung saan ito tumama sa loob. Dapat doon marami silang ma-recover na mga slugs. Pero so far, ang ipinapakita ni Ms. Kim Chu ay isa lang at hindi kapanipaniwala na ito ay tama ng bala. Wala naman ni gasgas yung inuupuan ng slug na ito nung kinunan ni Ms. Kim Chu ng picture para sa Instagram. Quiet na talaga ang QCPD. Mahilig si Ms. Kim Chu mag-post sa Instagram. At dito din natin siya nakuli sa kanyang pagsisinungaling. Sa kanyang Instagram din natin nakikita na hindi nga siya nasindak sa kanyang karanasan noong Marso 4, 2020. Noong March 11, 2020, exactly 1 week after the incident, nag-post si Ms. Kim Chu sa kanyang Instagram na parang isang masamang panaginip lang, isang bad dream ang nangyari sa kanya. Ito ang kanyang unang Instagram post, isang linggo pagkatapos ang pangyayari. Naging balita kaagad sa mainstream media. Bumalik na si Ms. Kim Chu sa kanyang social media activities. Wow! Malaking balita pala yun. Pero yung mga tanong tungkol sa nangyaring ambush ay iniiwasan. Walang nabanggit ang media tungkol sa krimen. Mahirap maunawaan. Talagang may tinatago. Hindi po natin maaaring hayaan na lang na niloloko ang taong bayan para sa mga masamang layunin ng iilang tao. At kahit isang mistaken identity ang nangyari, the more reason for the Philippine National Police to dig deeper into this case. Sino ang totoong target at bakit napagkamalaan ang sasakyan ni Ms. Kim Chu? Hindi po nagtatapos dito ang ating investigasyon.